Alright, positive day delivers. This is Dr. Gigi Di Sua from My Game Change Project. So, medyo naka ano tayo ngayon, Filipiniana. Yan, mais ba? Yeah. Kasi graduation namin ngayon ng elementary and junior high school department, completion rights namin. So, congratulations sa my students. Anyway, so speaking of graduation, ano ba yung isang unusual thing na dapat mong ginagawa pag graduation? Isang unusual na hindi ginagawa. Kasi normally, pag graduation, sinasabi nila, mag-apply ka na, hanap ka na ng tatanggap sa'yo, punta ka na sa munisipyo, punta ka na sa mga companies, lapitan naman si Kumaris, kung pare ni tatay mo. Pero, meron isang i-discuss sa inyo na isang bagay na unusual thing na hindi dapat hindi laging ginagawa, but I have to offer this. All right, so ano isang bagay na dapat mong gawin after graduation? Okay, this one. So una, ilista mo yung skill na meron ka. Ano yung mga kaya mong gawin? So ano yung mga skills na nagagawa mo nung college sa tingin mo ay kaya mo pa siyang develop, o medyo ano ka na doon, hasa ka na, na-hone na siya during your college days? Okay, so try to list it down. So, ikaw ba'y nakapag-sulat ka ba? Nakapag-sulat ka ng content? Nakapag-edit ka ba? Nakapag-MC ka ba? Something like that. So, try to list it down. Okay? Second, try to make a letter, a proposal to the different companies. So, try to offer yung skills na kaya mong gawin. Okay? So, sabi mo that if you need an editor, if you need a photographer, if you need MC, if you need a speaker for seminars, kung natuto ka na mag-speak during your college days, so pwede mong gawin yan. Okay? So yung dalawang pwedeng gawin mo, these steps, it will lead you to being an entrepreneur. Okay? In the near future, you'll have your own business, you'll provide services to the different people, or finally, you can find product na pwede mong ibenta sa market. Okay, so it's not the usual thing na kagad employed. Okay, so not all the people are doing this. Sabi nga, you choose the road less traveled by, it's less traveled by different people, but it gives a rewarding end. You know, try to start your own business, try to start being entrepreneur after graduation. Alright, so ulitin natin, list down the skills that you can do. Then second, send proposals to different people. Sell yourself, okay? Try to maximize the social media. Sabihin mo dyan na ito yung kaya mong gawin. Then eventually, that skill will lead you to high-paying, you know, skill na it will give you a financial freedom, success, and eventually being an entrepreneur. Alright? So, thank you very much, Delivers. Malapit na tayo mag-time. So, hopefully, I help yung lahat ng mga graduates natin sa lahat ng bahagi ng Pilipinas or even in the other parts of the world. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go!